Napag-usapan natin ang patungkol sa plano nitong si Feldway, kung saan ay marami silang kailangan na baguhin kasi hindi naman pala siya naniniwala na gamit ang mga ultimate skills ay kaya nilang maibalik itong si Valdenava. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura Universe. So without further ado, let's get into the video. Nag-upload nga pala ng solo leveling contents ang Anime Fan Narrations na owned rin ng Anime Kohai. So kung interested kayong manood ng mga contents ng solo leveling ay pwede nyong i-check yung link sa may description. So nag-fail nga rin itong si Lazalario na i-kidnap itong si Masayuki. Tsaka maging itong si Feldway mismo ay nag-fail rin na i-assassinate ito. Itong si Masayuki nga kasi ay nagawang i-take over nitong si Rudra. So mahirapan talaga sila na i-kidnap or patayin ito. And also ay lagi nitong katabi ang Scorch Dragon. So dalawang major forces na agad ang kailangan nilang talunin kung pagtatangkaan uli nila itong si Masayuki. Kaya hindi pwede na half-hearted attack lang ang gagawin nila dito. Kung pag-aattemptan uli nila itong si Masayuki, eh kailangan nila na ipadala uli si Feldway o itong si Velsard o kaya naman daw eh itong si Zelenius. At kahit na manalo pa sila laban dito, eh parang hindi daw yun worth it dahil sa laki naman ng kailangan nilang isacrifice para mai-accomplish yun. Kaya ngayon, eh binago nila ang kanilang pinaka-object. So kung hindi naman nila kaya nakuha nila itong si Masayuki, eh pointless rin na maigather pa nila ang kanilang mga skills kasi kailangan rin nila natalunin pa itong si Kronoa dahil sa hoping sa real niya. So papabayaan muna nila itong si Masayuki at ang gagawin nilang pinaka-goal ngayon at ang focus ay ang Dragon Factor nitong si Feldora. Pero kailangan daw nila na mag-ingat dito. Kailangan daw eh hindi malaman ng kanilang mga kalaban ang kanilang tunay na mission. Dito na natapos sa meeting. Nung umalis na ang lahat ay napasabi nilang itong si Feldway sa kanyang sarili na ano na daw kaya ang ipapagawa niya na next kay Velsard. Naniniwala kasi itong si Feldway ngayon na itong si Velsard talaga ang pinakasusi sa kanilang pagkapanalo. Sabi kasi ni Feldway ay magiging malaking tulong daw itong si Velsard dahil ito daw ay genuine ang desire na tumulong. Kaya sigurado daw sila na sila ang panalo sa magiging outcome. Then ngumiti ngayon itong si Feldway dito. Ngayon ay balik naman tayo sa may Holy City ng Ruberius kung saan ay nandito ngayon itong sila Shion at Adalman. Dito sila ipinadala nitong si Rimuru. Actually ay nandito rin itong si Rimuru ngayon. Nakaupo lang siya sa may sofa at ngayon ay parelax-relax lang siya. Pero hindi siya kasing relax nitong si Shion. Medyo napatanong na lang sa kanyang sarili itong si Rimuru dito na bakit daw kaya ganon. Relax na relax daw itong si Shion habang siya daw ay medyo kabado. Supposed to be ay masay daw dapat ang napaparelax at hindi ang kanyang sekretary. Pero balikta daw sila nito ng situation. Ngumiti itong si Shion kay Rimuru tapos may iniabot siyang tsaa dito. Sabi ni Shion eh masarap daw yung tsaa na natikman niya. Pwede na daw ito tikman itong si Lord Rimuru kasi naitas niya na daw kung may lason ba ito. Napaka-ironic daw na itong si Shion ang magte-test kung may lason ba yung tsaa. Mukhang ayaw niya sa may lason pero purong lason naman ang makaniluluto niya. Hindi naman ito concern para kay Rimuru kasi in the first place eh hindi naman daw sa kanya gumagana ang epekto ng poison. Itong si Shion eh masarap naman ang nai-produce kapag siya ay nagluluto pero iba pa rin daw ang texture ng bawat ginagawa nito kaya hindi fully may enjoy ang kanyang pagkain. Sa kahit na anong ginagawa niyang food or drinks eh merong mali na nakikita itong si Rimuru. Pero ngayon na nag-recommend ng drink sa kanya ito eh masarap naman daw talaga. Tapos ngumiti itong si Shion sa kanya. Napakasmag nitong iti na ito kaya napaisip itong si Rimuru at tinanong niya itong si Shion na hindi daw maaari. Tama daw ba siya nang iniisip na itong si Shion daw ang gumawa nitong tea na iniinom niya. Ngumiti naman ng mas malaki pa itong si Shion sa kanya at tumango siya kay Rimuru. Kaya nagtanong itong si Rimuru dito na ginamitan daw ba ito nitong si Shion ng kanyang skill para ganito ang maging resulta. Pero sabi ni Shion eh hindi naman daw. Ginamitan niya daw ito ng sariling mga kamay niya. Nagulat itong si Rimuru dito kasi matagal lang pinapaturuan itong si Rimuru itong si Shion kina Benimaru at Chuna pero never na nag-improve ang cooking skill niya. Kaya nagtataka itong si Rimuru kung ano daw kaya ang dahilan at bakit biglang nagpakita ito ng malaking improvement. Nang biglang nagsalita dito itong si Ruminas. Sabi ni Ruminas eh chinaga niya daw itong si Shion kanina. Then biglang pumasok itong si Ruminas sa may room nitong sila Rimuru. Tapos bumati itong si Ruminas sa kanila. Humingi siya ng paumanhin dahil napag-intay niya daw sila.
na nagkwento itong si Ruminas patungkol sa mga ginawa nila nitong si Shion. Sabi daw kasi nitong si Shion sa kanya nung una ay maalam daw siya magluto. Napaka-confident daw nito nung nagsabi ito sa kanya. Kaya ang ginawa niya daw ay pinagluto niya ito. Kaso lang, pagkatapos daw nito magluto ay pinakita daw nito sa kanya ang naging resulta. Napakalala daw ng ginawa nitong si Shion. To the point na hindi nga man lang daw ito matatawag na isang pagkain. What's more, napaka-terrible daw ng texture nung ginawa nito. Pero kahit daw pangit ang texture at ang itsura ng niluto niya, surprisingly ay masarap naman daw ang lasa. Kaya hindi niya daw maintindihan kung ano daw ba ang nangyayari that time. Dahil hindi daw nila maintindihan kung ano nangyayari sa luto ni Shion, sinubukan daw itong i-imitate ng mga tao for fun. At dito, medyo kinabahan itong si Ruminas. Kasi sabi niya, baka magkaroon daw ito ng negative impact sa kanilang food culture. Kaya kinailangan niya daw na mag-intervene dito. Mukhang medyo na-depressed itong si Ruminas nang dahil sa mga nangyari. Pero eventually, naging okay naman daw sila. Kaya nag-reply itong si Rimuru na nakakamangha daw ito. Nagawa daw nitong ma-correct itong si Shion in just a very short period of time. Matagal na daw sila na nag-give up dito kasi hindi nga daw ito natututo. Pero nagawa daw itong turuan itong si Ruminas. Tinangka ni Rimuru na i-praise na lang itong si Ruminas para hindi ito magalit sa kanya. Pero masama pa rin ang tingin sa kanya nitong si Demon Lord Ruminas. Kasi nga, nag-cause sa kanya ng trouble ang underling nitong si Rimuru. Kinailangan ko na explain ang patungkol sa mga nangyari kina Shion at Ruminas dito. Kasi later on, magde-develop ng friendship itong dalawang to. At hindi naman maiintindihan ng mga viewers kung bakit kung wala silang context patungkol sa kanilang mga ginawa earlier. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.